Magandang araw sa lahat, sa mga nanonood palagi sa akin. Nandito na naman ako dito sa karsada, naglalakad. Papunta ako sa aking trabaho ngayong umaga, araw ng Linggo. Sa mga kaibigan ko dyan, salamat sa inyong panonood palagi sa aking ina-upload na video. Sa mga hindi pa naka-follow o hindi pa naka-subscribe sa aking channel, yung aking channel, Amigo Toto Vlog. Kung nagustuhan yung aking mga video o hindi man, okay lang yan. Pero sa mga gusto mag-subscribe at gusto mag-follow sa aking channel, salamat sa inyo. Click follow lang at click subscribe sa aking YouTube channel o sa aking channel na Amigo Toto Vlog. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko, sa mga nakakilala sa akin. May share lang pala ako dito sa aking video. Dahil nung isang araw may napanood ako sa social media. Diba trending ngayon yung nanalo sa Olympic na si Carlos Ayolo, at sa nangyari sa nanay niya at sa kanya o sa buong pamilya nila na hindi nagkakabatian ng nanay at anak. May isa po ako nakitang creator dito, vlogger siya, si Tita, no? Kilala nyo yan, pag lagi yan nakikita dito sa social media. Yung binabanat niya lagi mga politiko, no? Pero maganda naman yung ibang video niya. May mga pulutan ka ring aral, no? Dahil dyan sa mga politiko, no? Pero eto lang yung sa akin, yung sa kinumin niya na nagbigay siya ng message sa Pamilya Yulo, sa nanay ni Carlos Yulo at sa girlfriend ni Carlos Yulo. Nandun na sana yung magandang message na doon. May maganda na sana ang message. Natapos kong video niya, mga 3 minutes siguro, 2 minutes. Maganda na sana yung message. Kaya natapos ko nga ang video. Kaso sa pinakadulo ng video niya, doon ako napangitan. Kasi ang ganda na kasi nung misis ba, may aral. Dahil pamilya yung topic niya, na dapat ang magulang dapat respetuhin, tama yon. No, respetuhin talaga natin ating mga magulang kahit may kunting kasalanan sila. Dahil kung hindi naman sa ating magulang, wala tayo dito sa mundo, di ba? Yun yung una niyang sinabi, na kailangan ng magulang. Magulang yan, dapat respetuhin. Kahit ano pang ginawa nila yan sa atin, dapat. Ito yun. Tapos yun, okay na, maganda na sana ang message. Kaso yung sa dulo na doon na sa may nasabi siya na hindi maganda doon sa girlfriend ni Yulo, yung hindi ko nagustuhan ba. Maganda na sana ang message, positive na lahat. Biglang nag-negative kasi siningit niya doon yung salitang gaga. Sinabihan niya yung girlfriend ni Yulo doon sa video niya na yung babae isang gaga ba, yung mga ganun. Pangit. Maganda yung message mo, naluan pa ng hindi magandang salita. Yung gaga kasi parang na pangit pakinggan na. Yun. Tapos doon na naman sa siningit niya na naman si President Marcos, presidente natin sa Pilipinas, na tulad ng ating presidente daw na nagsisinghot. Dapat din niya na sana siningit, no, ating presidente, kasi yung topic niya tungkol sa Yulo family. Tapos siningit niya pa yung presidente natin. Kaya pangit. At doon sinabi niya yung reward ng ating Olympic boys na si Carlos Yulo, yung binigay na pera sa kay Carlos Yulo ay galing sa gobyerno. Totoo naman, galing sa gobyerno, at yung mayroon din nagbigay na galing sa private company sa ating sa Pilipinas. Sana hindi niya na sana siningit si Bongbong Marcos, presidente natin, at ang sinabi niya pa na gaga yung girlfriend ni Yulo. Yun lang. Pero kay respeto, respect naman kay ate, no.
eh opinion niyan 'yon, pero sa sunod pag maganda na kasi yung message, huwag nang lagyan ng mga bad words ba. Kasi doon nakakasira minsan sa imahe, imahe ng isang creator na ang ganda-ganda ng message mo, bigla ka diyan magsingit ng mga hindi magaganda, iko-compare mo sa ibang tao na hindi naman kasali doon sa isang topic. Dapat yung isang topic, doon ka na lang magko-concentrate. 'Yun lang. At kay Ate diyan, kalingguhay ko 'yan, Ilongga. Yan. Halos lahat ng mga video niyan ay puro sa mga politika ang topic. O sige Ate. Mayong adlaw lang sa imo, halong lang pirmi. God bless you sa atong tanan. No. Sa sunod, kung mga bad-bad na lang sasabihin mo, kung mga good-good na lang, kasi pangit pag good may halong bad, pangit di ba? Positive at negative ang iniisip ng tao sa video mo. Pero kung positive, positive lahat yung isip ng tao pag positive ang isang video mo. Pag negative naman, oh, negative lahat, di ba? Isang direction, kaya walang ka kasi ang sinso sa atin kasi puro bad at good ang halo sa isang istorya eh. Kaya nalilito ang mga tao sa atin sa Pilipinas, kaya imbis atin, so hindi na lang. Yan lang. Yan lang masasabi ko. No? At sa ating Olympic gold medalist na si Yulo, ayayaan mo na sila kasi buhay nila yan. Eh, lumabas lang ngayon ang siguro kasi nanalo dahil sa pera. Dahil sa mga reward na nakuha ni Carlos Yulo, siyempre magulang iniisip yung pera. Diba, pera ng anak na kailangan hindi maubos dahil bago. Yun nga yung girlfriend niya, no? Kasi medyo social ang dating, pero lifestyle ng girlfriend niya yun kasi malaking Australia nga yan. At huwag natin usgahan yung tao, hindi naman natin nakasama yan araw-araw yung girlfriend ni Yulo. Nakikita natin sa nakikita lang natin sa video na parang yaman ang dating, social ang dating, pero hindi natin alam yung buhay niya ba. Eh, mabait naman yan siguro, kaso lang na misinterpret lang ng nanay, di ba? Kasi parang social ang dating kasi ng muka, blandi ang buhok, kahit Pinay blandi ang buhok yan. Sige, peace na lang, peace sa mga lahat na lang dyan. Ayan na nating pamilya Yulo, sunod na araw, sunod na linggo, sunod na buwan, magkabati na yan ang mga pamilyang Yulo na yan, lalo na kay Carlos, congratulations. At sa kay Ate dyan, saludo sa iyo Ate. Yan lang mga comment ko lang. Okay, bye. Salamat sa iyong panonood at pagkalimutan ng aking channel. I-subscribe, Amigo Toto Vlog. Magandang araw sa lahat. At sa mga kasimanwa ko dra sa Iloilo, no? Sa Visayas.